check the mic and make sure it sound right, boys. Alright guys, sa video ngayon, tuturo ko naman sa inyo o i-share ko sa inyo ang mga tips or ideas kung paano ka mas mabilis na matanggap sa trabaho pag nag-apply ka bilang isang driver sa kahit anong mga kumpanya o kahit anong mga trabaho na applyan mo bilang driver ng mga sasakyan, mostly sa mga truck. So, ganito ang diskarte niyan para mas mabilis kang matanggap. Dapat alam mo to. Madami na akong ina-apply ang mga kumpanya guys bilang isang driver. At sa unang interview ko pa lang, ito ang kadalasan na itatanong ng mag-i-interview sa'yo. At para pumasa ka at hindi ka bumagsak sa pag-interview pa lang, dapat alam mo to. Una nilang itatanong kung ano ang una mong gagawin bago ka magpa-takbo o magpa-andar ng sasakyan. At ang sagot niyan ay, dapat alam mo ang blue baguettes. At kung itatanong nila kung ano ang ibig sabihin ng blue baguettes, ang blue baguettes ay yun ang dapat mong i-prepare o ihanda mo bago ka magpa-andar ng kahit anong sasakyan, kadalasan sa mga truck. Okay? Ang blue baguettes ay merong 10 litra. Okay? So bawat litra niyan ay merong ibig sabihin. At yan ang kailangan mong malaman. So mag-umpisa tayo sa letter B. Letter B para sa battery. So check natin ang battery kung maluwag o mahigpit yung pagkakapit ng clamp doon sa terminal para mas malakas ang kapit ng kuryente. Check mo na rin yung battery water. Baka mamaya kulang na pala sa tubig yung battery. Mas mahina ang kuryente niyan at mahirapan kang mag-start. Sunod ay letter L. Ibig sabihin, L para sa lights. So check natin lahat ng ilaw, lahat ng mga signal light, park light, headlight, hazard light, lahat ng ilaw, check natin kung gumagana. Sunod ang letter O for oil. So siyempre ang langis, kailangan check natin ang langis kung nasa tamang label pa to. May dalawang guhit yung langis, di ba? Yung dipstick niya. Tingnan mo, dapat nasa pangalawang guhit. Sunod, W for water. Siyempre tubig, kailangan laging may tubig ang radiator natin para iwas overheat sa ating makina. Next, letter B para sa brake fluid. So siyempre yon ang isa sa pinaka-importante sa lahat, brake fluid. Kailangan hindi ka mawala ng preno. Lagi mong chine-check ang lagayan ng brake fluid kung nasa tamang level pa rin to. Okay? Dapat nasa maximum siya. Pag nandun na sa minimum yung level, kailangan mo nang dagdagan ang brake fluid. Sa mga truck na gumagamit ng hangin, yung mga dihangin, semi-air brake, kahit marami ka pang hangin sa preno mo, kung naubusan ka naman ng brake fluid, pwede ka pa rin maubusan ng umawala ng preno niyan. Kaya kailangan nasa tama pa rin ang level ng brake fluid natin. Okay? Next, yung letter A. So, air for letter A. Okay? So, kailangan meron tayong kargadong hangin, sapat na hangin, bago tayo magpatakbo ng truck. Dahil lalo na yung mga gumagamit ng hangin ng mga truck, yung mga semi-air brake, kailangan kargado ka para hindi ka mahirapan magkambyo at malakas ang ating preno. Ang letter G. So ang letter G for gas. So ang gas natin, kailangan siyempre check natin ang gas, baka mamaya wala na pala tayong krudo, wala na tayong gas, bigla tayong tumirik sa daan. So check natin lagi ang tangke o kung gumagana pa yung dashboard, yung sukatan ng or yung gauge ng gas natin. So check natin, pag hindi na gumagana doon mismo sa tangke, doon natin sukatin mismo. Okay? Next, letter E para sa engine. So ang engine, makina, check natin ang makina, baka mamaya may tagas na pala sa ilalim, tumagas na pala yung langis o merong natanggal na mga takip doon. Check natin kung anong kung kondisyon ng makina, kung wala siyang problema bago tayo magpa-andar. Sunod, letter T para sa tires o tools. So tires sa mga gulong, check natin ang mga gulong, ikuta natin ang truck sa sasakyan, baka may naplat na gulong o kulang sa hangin o meron ng pudpud na kailangan ng palitan. So check natin ang mga gulong at yung mga tools, yung mga gamit natin sa truck, kung ano yung kailangan natin mga tools sa biyahe. At ang pinakahuli, ang letter S. So siyempre ang S, yun ang isa din sa pinaka-importante, yung self or yung safety. Dapat safety tayo, yung sarili natin, yung self natin, kailangan kondisyon tayo bago tayo magpatakbo, bago tayo bumiyahe, magpaandar ng sasakyan. Dapat sarili natin
naka-ready, nakahanda na para sa biyahe. So yun ang lahat ng ibig sabihin ng mga litra sa Blue Baguettes. Malaki ang chance mo na matanggap o ma-approve sa trabaho pag alam mo to, dahil ito ang madalas na tinatanong pag nag-apply ka bilang driver sa mga opisina sa pag-interview mo pa lang. Sana malaking tulong ang tips ko na to na sinshare ko, lalo na sa mga baguhan na mga driver na mag-a-apply ng trabaho. Kita-kita tayo sa next video natin at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe para updated ka sa next video natin. Kung may gusto kang itanong, mag-comment lang sa comment section. Once again, this is Tok Tok Rider Eye. See you in my next video. Thank you for watching. Good luck sa inyong lahat. Check the mic and make sure it sound right, boys.